Hello, hello mga palangga! Madiskarteng Ilongga here and welcome back to my channel! Gusto nyo bang magtanim ng mayana? Pero wala kayong sapat na space sa bahay nyo? Huwag na po kayong mag-alala, ito na po yung solusyon para sa problema nyo sa space sa inyong mga garden. Tara, panoorin po natin ito! First po ay gagawa tayo ng ating pang-vertical pots. Ito po ay simpleng mumurahing pots lang po na nabili ko sa sidewalk. Ipapasok natin yan sa dalawang butas sa ilalim ng ating pot. At itatali lang po natin yan sa ating kung saan yung ilalagay na pang-vertical. Sa case ko po yung wire mesh po namin na nagsilbing parang bakod na rin sa garden, dyan ko po itatali yung ating ginawang vertical pots. Mura lang pong nabili ko itong pots, 7 pieces for 100 pesos lang po. Ayan, lalagyan po muna natin ng tool para hindi naman malaglag yung mga soil natin dun sa ilalim ng ating pots. Ayan, di ba colorful pa yung mga tool? Kasi nga nananahi ako, mga scrap ko yan. Kasi ayaw ko na malaglagan yung mga nasa ilalim na mga mayanas. Baka madumihan yung kanilang mga dahon. Kaya para ma-strain yung ang mga lupa at hindi malaglag dun sa ilalim, lalagyan natin ng strainer. Parang strainer. Pwede kayong gumamit ng mga tela nyo or kung ano pa man para ma-strain lang yung ano yung excess na lupa para hindi malaglag dun sa ilalim. Ayan, si Queen of Lace, di ba? Ang ganda. Ayan sila. Mga tapestry. Kasi wala na akong space. Yung sa ilalim, nilagyan ko ng hollow blocks at dyan ako nagtanim. At para kasayang naman kasi yung vertical na space dyan, kaya lalagyan natin ng vertical pots. Ayan po, maglalagay na tayo ng ating garden soil. Ang composition po ng ating soil ay 30% carbonized rice hull, 30% compost, at 40% composted rice hull. Para hindi lang po masyadong mabigat yung ating soil kasi nga nakahang po siya. So medyo minimize ko lang po yung lupa na talaga. So soilless po ito. Ayan, itatanim na natin yung ating mga mayana sa ating vertical. Ayan na sila. Ito, lalagyan na natin ng lupa. Pag nag-transfer po pala kayo, make sure nyo po na isama nyo ang ugat niya para hindi siya mamatay pag na-transplant po natin. Ayan. Ayan na, tanim na po natin yung ating mga vertical pots. O, diba ho, ang ganda no? Nakaka-save po tayo sa space. Pwede nyo din pong gawin ito sa mga garden po ninyo. Na kahit mali, hindi naman ganun kalakihan yung ating pots, pero lalaki, yumayabong pa rin po yung ating mga mayanas. Kahit ganyan na po siya, medium size lang po yung ating pots. Yan, di ba? Oh, ang ganda. Ang ganda ng variety na to. Thank you.
Ito po, as you can see po, ang ayan, yan po yung composition ng ating lupa. Kailangan pong mataba na po yung lupa na ating gagamitin para mas yayabong pa ang ating mga mayanas. Kasi sa pots lang sila kukuha ng nutrients na kailangan nila para lumago. Kaya kailangan nating healthy po talaga yung ating soil mixture. Minsan ako, nagdadagdag ako ng cow dung o kung vermicast, kung anong available dito. Kasi dito sa probinsya, mas ano lang, hindi naman mahirap maghanap ng mga cow dung, carabao dung. Marami pong supply dito sa probinsya. Ganyan na po yung size ng pots natin. Hindi naman siya masyadong kalagihan. Baka kasi kung masyadong malaki yung pots, baka mahulog lang siya sa ating vertical na garden. Ito na po sila yung mga nasa ilalim ng ating vertical pots. Medyo malago na po sila. Mga 1 month na po siguro sila na itanim dyan. Pati yung mga variety din po yan. Mas mabilis po kasing yumabong pag direct sa lupa. Pero pag wala naman po tayong space, okay na rin din po yung vertical pots lang. Iba't ibang variety din po yan. Makatalim dyan sa lalim po ng ating naka-vertical pots. Yan si Alabama. Si Gina's Jewel. Ibang kapal na niya, no? Actually, guys, as you can see, yan si Peter's Wonder. Si Camouflage. Si Watermelon Lace. As you can see po, hindi ko po kinukuha yung mga old na mga dahon sa aking plot. Kasi nga masyadong mainit ngayon ang panahon. Nakakatulong po sila na mag-maintain ng moisture dito sa ating mga tanim. At dagdag na rin sa pang-fertilizer sa kanila. At diba ho, sa mga gubat, wala namang naglilinis ng mga nalalaglag na mga dahon sa kanila, diba? Kaya mas healthy po yung mga plants dun sa gubat. Kaya ako, pag may nalalaglag na mga dahon dyan, hinahayaan ko na lang sila. At yung mga ibang dahon na nalalaglag galing sa mga punong kahoy, kinokolekt ko yan kasi pag gumawa ako ng plot, yung lower portion po, nilalagyan ko ng dahon. Ayan, si Tapestry, di ba? Ang ganda, no? Ganda ng kanyang color. Yan din kung gagawin nyo pag meron kayong mga dahon, mga tuyong dahon, lagay nyo lang po sa isang lagayan o sa isang sako kasi pwede nyo pong gawin yung compost. Yan po yung ginagawa ko. Kasayang din naman kasi at hindi rin naman kasi maganda pag sinusunog po yung mga dahon. Shout out na naman po tayo. Shout out po kay Mama Diza Vlog, Charing Vlog, kay Buhay Probinsya, Tita Aida Halamanera TV,
Tita Esther Vlog, Hachanova TV, Mama Richie, Beldy, Gracie Lynn 23. Please support nyo din po ang kanilang mga channel. Thank you po. Thank you din po sa ating mga public viewers. Salamat po kay Dorin Baladad, Nels Ralion, Patria Zelda, Mami Cecil, Erlinda Serrano, at Robert Velasco. Thank you so much po sa pagsuporta. Yan po yung aking munting garden na kahit ang liit lang ay na-maximize naman po yung space. Yan po, hindi naman hadlang na maliit lang yung space ng ating bahay para hindi tayo magtanim ng mayana. Kahit maliit lang na space, kung gagawa ng paraan, ay makakatanim po tayo. Kahit sa mga maliit lang na paso, o kahit i-vertical garden lang natin, kakayanin natin. Maging wais lang po tayo at madiskarte. Paano natin gawa ng paraan yung ating mga small space garden? Sana ay may natutunan naman kayo sa videong ito. Hanggang sa muli! Bye-bye!